Magandang araw sa inyo mga batalyon, it's another engineering tutorial for differential calculus at ang topic natin ngayon ay limits and continuity. So ano ba ang limit? Ang limit ay isang value ng isang function or sequence kung saan ang input or index ay papalapit sa isang value. Ang formula niyan ay ito, okay? Ang pagbabasa niyan ay ganito, the limit of f of x as x approaches to c equals l. Okay? The limit of f of x approaches to c is equal to l. Okay? Yun yung tamang pagbabasa. Ang ibig sabihin ng arrow ay approaches. Okay? So, pag nakakita ka naman ng ganitong form, pwede mo rin basahin siya na function of x tends to l. O kaya, x tends to c. Okay? Ang approaches, ang equivalent niya ay tend then. Okay? Sa word. Okay? So, that's how you read it. Okay? Now, let us discuss infinite sequence. Ang infinite sequence, ito ay isang function kung saan ang domain nito ay set of positive integers. For example, let us say na sa equation na 1 over n plus 1, ang input natin sa n ay 1, 2, 3, 4. Ang makukuha natin sa sequence ay 1 half, 1 third, 1 fourth, and 1 fifth. Kapag sinubstitute natin itong value ng 1, 2, 3, 4 dito sa equation na ito. Ang tawag mo dun sa nakuha mong sequence na yon ay infinite sequence. Okay? Now, ang ginagawa para makuha mo yung general term or the end term, ini-enclose ito ng braces. Okay? Yung S sub n na to. Yung S sub n na yan, that is the 1 over n plus 1 mo na yon. Okay? So, nilalagyan siya ng braces para makuha mo yung general term ng sequence na yan. So, that is equivalent to 1 over n plus 1 or by yung nakuha mong sagot na sequence, na infinite sequence mo. So, yun ay 1 half, 1 third, 1 fourth, and 1 fifth. Okay? Kaya siya tinawag na infinite sequence kasi wala siyang end. Okay? Wala siyang last term kasi tuloy-tuloy siya infinite. Okay? Hanggang makarating ka sa infinity, tuloy-tuloy lang yun kapag sinapshoot mo yung value na 1, 2, 3, 4, 5 up to the infinity. Kaya siya tinawag na infinite sequence. Okay? Now, kung yung sequence mo ay may end term na, ang tawag na doon ay finite sequence na. Tinatanggal mo lang tong in. Ang tawag na doon ay finite sequence kapag may end term na yung given function mo. Okay? Okay, let's talk about limit of a sequence. Ang limit of a sequence ay value na sequence kung saan yung number of terms na yun approaches to infinity. Kapag ganito ang behavior, ang tawag mo dun sa sequence na yun ay convergent. Kapag hindi naman, ang tawag mo dun ay divergent. So, itong 1 to 7 na ito, na given mga function with different formulas, kapag sinubstitute natin yung value ng n mo from 1 to infinity, ang itong mga value sa gilid na to ang ma-generate mong mga sequences. Okay? So, kunyari, for example, ang x sub n mo is equal to c. So, as the limit ng x sub n mo tends to c, as n approaches to infinity, kung ang x sub n mo daw ay equal to 1 over n, so, ang limit mo daw as x sub n tends to 0 as n approaches to infinity. So, sinasabi niya lang sa'yo na kapag ganito ang case mo ng function na ibinigay sa'yo, yung function na yon ang mabubuong mo sequence doon ay convergent. So, ibig sabihin, kapag yung sequence mo ay approaches to infinity, ibig sabihin, ang limit nun ay 0. Wala siyang limit kasi tuloy-tuloy yung sequence mo. Okay? So, nagkakaroon lang siya ng limit kapag kunwaring nagkaroon ka ng end term sa function na sinosolve mo. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo yung formulang mga nakita ninyo kanina. So, sa problem number 1, write the 5 first term of the sequence 1 minus 1 over 2n and determine the limit. Okay? So, dito, pinapahanap sa atin ay yung first 5 terms nitong sequence, nitong equation na ito, at saka hanapin daw natin yung limit nitong equation na ito. Okay?
Okay, let us solve this problem. So, sa problem number 1, ang pinapahanap sa atin ay yung first 5 terms nitong sequence na 1 minus 1 over 2n. At saka, i-determine daw natin kung ano yung limit nitong function na ito. Okay? So, ang n natin, dahil first 5 terms, ang magiging value ng n natin ay 1, 2, 3, 4, at saka 5. Okay? So, we substitute yung 1 sa first term. Okay, para makuha natin yung unang sequence. So, magiging 1 minus 1 over 2n. We substitute the value ng 1 doon. So, 1 minus 1 over 2 times 1. Ang makukuha mo sagot ay 1 half. Okay? Kapag 2 naman ang sinubstitute mo, that will give you a value na 1 minus 1 over 2 times 2. And that will give you 3 fourth. Okay? Kapag 3 naman ang sinubstitute mo, 1 minus 1 over 2 times 3. That will give you 5 over 6. Kapag 4 naman ang sinubstitute mo doon sa equation para makuha mo yung fourth term, that is 1 minus 1 over 2 times 4, and that will give you an answer of 7 over 8. Okay? Sa fifth term, isa-substitute naman natin yung value ng 5, so that will give you 1 minus 1 over 2 times 5, and that will give you 9 over 10. Okay? So, ibig sabihin, ang makukuha mong sequence sa equation na 1 minus 1 over 2n na to ay 1 half, 3 fourth, 5 over 6, 7 over 8, 9 over 10. Okay? So, ibig sabihin, ang limit nito ay 0. Bakit 0? Kasi habang papataas ng papataas yung number na gagamitin mo, papataas din ng papataas yung sequence mo at hindi siya titigil hanggang makarating siya ng infinity. So, ibig sabihin, wala siyang limit kasi tuloy-tuloy yung sequence mo. Okay? Okay, let's have another example. So, sa problem number 2, write the general term of each of the following sequence and determine the limit. So, given sa A, yung sequence na ito, which is 1, 1 half, 1 third, 1 fourth, and 1 fifth. Tapos, sa B naman, ang given sa'yo ay 2, 5 over 2, 8 over 3, 11 over 4, and 14 over 5. Dito sa problem na ito, baliktad naman siya kasi sa problem number 1, ang ibinigay sa'yo ay yung general term. Tapos, pinahanap yung sequence. Kaya naman, sa problem number 2, ang ibinigay sa'yo ay yung sequence. Sasanapin mo naman daw yung general term at saka yung limits nito. Okay? Okay, let us solve this problem. So, sa problem number 2, sa part A, ang pinapahanap sa atin ay general term. Okay, at saka yung limit. So, ang general term na mabubuo mo dyan ay 1 over n. Okay, kapag kinapa mo yung sequence niya. So, kapag ginamit mo yung value ng n mo ng from 1 to 5, so, pag sinubstitute mo yung 1 sa general term na 1 over n, that is 1 over 1, ang makukuha mo ay 1. Tapos, kapag 2 naman, ang makukuha mo ay 1 half. Kapag 3 naman, makukuha mo 1 third. Kapag 4 naman, ang makukuha mo ay 1 fourth. Kapag 5 naman, ang makukuha mo ay 1 fifth. So, ibig sabihin, ang general term, para mabuo mo itong sequence na to, ang formula mo dapat ay 1 over n. Okay? So, kung mapapansin mo, yung nakuha yung sequence mo ay pababa ng pababa, pero wala siyang limit, wala siyang katapusan hanggang tinataas mo itong value ng n mo. So, ibig sabihin, ang limit mo ay 0 kasi walang katapusan yung sequence na mabubuo mo hanggat tinataasan mo yung value ng n mo. Okay? So, ibig sabihin, hanggang infinity yung data na makukuha mo. Kaya, ang limit nun ay 0 kasi wala siyang katapusan. Okay? So, doon naman tayo sa part B. So, para mabuo mo itong sequence na ito, ang magagawa mong formula doon, para makuha mo yung general term ay 3 minus 1 over n. Okay? So, kapag ginamit mo yung value ng n mo from 1 to 5, mabubuo mo itong sequence na to. So, kunyari, let us say, ang ginamit natin value sa first term ay 1. So, magiging 3 minus 1 over 1, ang lalabas sa yung sagot doon ay 2. Okay? Kapag 2 naman ang ginamit mo, 3 minus 1 half ang lalabas sa'yo ay 5 over 2 and so on. Okay? So, ibig sabihin, para mabuo mo itong sequence na ito, ang formula dapat ng general term mo ay 3 minus 1 over n. Okay? So, ito may limit na siya. Kasi, kung mapapansin mo, habang tinataas mo ng tinataas yung value ng n mo, hindi na bumababa yung value sa 3. Kasi nakalagay dyan 3 minus 1 over n. Yung sequence mo, pababa nga ng pababa yung data, pero hindi natataas dito sa value ng 3 na to. So, ibig sabihin, ang pinaka-limit niya ay 3. Okay?
Okay, let us discuss theorems of limits. So, kailangan natin pag-aralan itong mga theorems ng limits na ito para mas madali mong maintindihan at masagutan ng mga problems sa topic na ito. So, para alam mo yung mga conditions ng bawat function na sinosolve mo. Okay? So, sa theorem 7.1, kapag daw given ka ng function na equivalent sa constant, ang equivalent pa rin daw nun ay equal sa constant. So, ibig sabihin, let us say as you are given a limit of 5, as x approaches to a certain value, ang value pa rin nun ay 5 pa din. Okay, yun yung ibig sabihin ng theorem 7.1. Sa theorem 7.2 naman, binigyan ka ng isang constant at saka isang function. So, ang sagot pa rin nun ay yung constant, imumultiply mo dun sa evaluated limit ng function of x mo. Okay, so, kunyari, for example, you are given a limit of 5x as x approaches to 2. So, ilalabas mo yung 5 dun sa limit na yon, and then the limit of x as x approaches to 2. So, we substitute the value ng 2 dun sa x na yon. So, magiging 5 times 2, and that will give you a value of 10. Okay? So, yun yung ibig sabihin itong theorem 7.2. Given ka ng isang constant at saka isang function. Okay? So, that's how you evaluated it kapag given ka ng ganun. Okay? Okay, let's talk about theorem 7.3 and theorem 7.4. So, sa theorem 7.3, ito yung pag-evaluate ng limit kapag addition and subtraction. Okay, you just get the evaluated limit ng bawat function na yun, and then you follow the operation kung addition or subtraction siya. Okay, so kapag multiplication naman, okay, you are given two function na may multiplication na ginagawa, ang gagawin mo, you evaluated the each limit ng bawat function na yun, and then you multiply it, and that will be the equivalent answer para dun sa limit na yun. Okay, so for example, sa theorem 7.3. So, as the limit ng x squared minus 4x plus 1 as x approaches to 2. So, we substitute this value ng 2 na to sa equation na ito. So, ang lalabas, 2 squared. So, that is 4. Tapos, minus, okay? 4 times ng 2, and that is 8 plus 1. So, 4 minus 8 ay negative 4 plus 1. That will give you an answer of negative 3. Okay? So, ang ginawa mo, finalo mo 7.3, you evaluated it individually sa bawat term niya. Okay? Kasi susubtract at nag-a-add siya dito sa function na ito. Okay? So, dito naman tayo sa isa pang example, as the limit of 2x plus 3 as x approaches to 2. So, gagawin mo para makuha mo yung tamang computation, yung 2, ilalabas mo kasi kaparehas ito sa theorem 2. Okay? Yung kanina. So, ilalabas mo yung constant, and then you get the limit ng x. Okay? Plus limit ng constant. Okay? So, ang lalabas sa'yo dyan, 2, tapos i-substitute mo yung value ng 2 dito sa x na ito, ang lalabas sa'yo ay 2 times 2. Eh, di ba sabi natin kanina, ang limit ng constant ay yung constant pa din. So, ibig sabihin, ang sagot mo pa din ay yung 3. So, ang lalabas dyan, 2 times 2, that is 4, plus 3, and that is 7. Okay? Okay, let's talk about theorem 7.5 and 7.6. So, sa theorem 7.5, kapag ang operation ng function mo, ang ginagawa ay division, ito yung formula para makuha mo yung limit. Kuhanin mo yung individual limit ng bawat function, tsaka mo siya i-divide. Okay? Tapos, sa theorem 7.6, kapag given naman sa'yo ay yung radicand. Okay? So, ang pag-evaluate ng limit, you evaluate the limit of the function bago mo gamitin yung operation ng radical. Okay? So, example. So, sa example number 1, this is the limit of x minus 2 over x plus 2 as x approaches to 3. So, ang gagawin mo, you evaluate yung individual limit ng bawat function ng numerator and denominator mo. Okay? So, we substitute the value ng 3 mo dun sa equation. So, that will give you 3 minus 1, and that is 1. Okay? Tapos dito naman sa baba, 3 plus 2, and that will give you a value of 5. Kaya ang sagot dun, kapag in-evaluate mo yung limit na ito, ang lalabas sa sagot ay 1 over 5.
Okay, so another example, as the limit of x squared minus 4 over x squared plus 4 as x approaches to negative 2. So we substitute this negative 2 value dito sa equation na to, makukuha natin yung sagot. So that will give you negative 2 squared, that will give you 4. So 4 minus 4 ay 0. Tapos, negative 2 squared plus 4, ang lalabas sa iyo doon ay 4 plus 4. So, that is 8. So, 0 over 8, ang lalabas na sagot sa iyo doon ay 0. Okay? So, another example, as the limit of square root of 25 minus x squared as x approaches to 4. So, ang gagawin natin is substitute natin yung 4 na yun dito sa equation na to bago natin i-apply yung operation ng radical. So, we substitute 25 minus 4 squared. So, ang 4 squared ay 16. So, 25 minus 16, ang lalabas sa iyo doon ay 9. And then, tsaka mo gamitin yung operation ng radical. So, square root ng 9, ang lalabas sa sagot sa iyo doon ay 3. Okay? Okay, let's talk about limit of a function. Na-discuss na rin ito kanina sa mga theorem. Sinasabi niya lang sa iyo na ang function of x mo ay may limit L na equivalent sa value ng x is equal to a. So, ibig sabihin, yung given function mo, kapag in-apply mo yung limit na ibinigay sa'yo, makakakuha ka ng value ng L mo. Okay? So, for example, let us say, evaluate the limit in each of the following. So, sa part A, as the limit of x minus 4 over x squared minus x minus 12 as x approaches to 4. Okay? So, ibig sabihin nyo, makukuha nating sagot kapag in-apply natin yung limit na ito, ay meron tayong limit L na makukuhang sagot. Okay? Okay, let us solve this problem. So, sa part A, as the limit of x minus 4 over x squared minus x minus 12 as x approaches to 4. So, pinapahanap sa atin yung equivalent limit itong function na ito. Okay? So, sa problem na ito, it's an operation of division and tapos sa loob ng bawat numerator and denominator mo, may subtraction ka. So, pwede natin gamitin yung sa theorem kanina na pinag-aralan natin. But, ito, hindi na ito basta-basta katulad nung pagsusolve natin kanina. Kasi kapag sinubstitute mo yung 4 dito sa equation ng denominator mo, that will give you 4 squared, okay? That is 16. Minus 4, that is 12. 12 minus 12 is equal to 0. So, ibig sabihin, ang lalabas na sagot sa'yo dito ay infinity kapag ganun ang ginawa natin. There is a special way, operation para gawin mo, para masolve mo yung limit nito ng tama, okay? So, ang gagawin natin, para makuha natin yung tamang sagot, ito yung given data sa atin. Ang gagawin natin, itong nasa denominator natin, ipa-factor out natin para makuha natin yung tamang sagot. Okay? So, kapag pinactor out mo ang x squared minus x minus 12, ang lalabas doon ay x plus 3 tapos times ng x minus 4. Okay? Kapag sinimplify mo, dinistribute mo yung bawat term, babalik ko ulit dito sa term na ito. Okay? So, in this part, makikita mo, makakancel out mo yung x minus 4 na ito. Okay? So, ang matitira na lang sa'yo sa equation mo ay 1 over x plus 3. Okay? Tsaka mo pa lang isa-substitute yung limit na x approaches to 4. So, ang lalabas doon, 1 over 4 plus 3, that will give you 1 over 7. Okay? Yan yung tamang solution kapag kunwaring ang sagot dun sa limit mo ay magkakaroon ng infinity. Okay? So, ang ginagawa dun, minamanipulate mo yung equation para makancel out mo yung mga dapat tanggalin dun sa equation na yon para ma-apply mo yung limit. Okay? Okay, let's have another example. So, sa part B, sabi niya, evaluate the limit each of the following. Sa part B, as the limit of x cubed minus 27 over x squared minus 9 as x approaches to 3. So, hanapin daw natin yung equivalent limit nitong function na ito. Okay? Okay, let us solve this problem sa part B. So, ang gagawin natin dito, hindi mo to basta-basta pwede ulit na isolve ng katulad kanina na direct substitution. Ang tawag kasi doon sa mga ganon type ng problem ay easy limit. So, yung mga ganito, katulad nito, kapag sinubstitute natin yung 3 dito sa denominator mo, that will give you 3 squared. So, that is 9. 9 minus 9 is 0. So, lahat ng any variable divided by 0, ang lalabas sa'yo ay infinity. So, hindi pwede. So, ang gagawin natin, i-manipulate natin yung bawat term na ito para makancel out natin yung mga dapat tanggalin. Okay? So,
Kung mapapansin mo dito sa numerator mo, you could actually factor it out para makuha mo yung equivalent ng x cubed minus 27, and that will give you x minus 3 times ng x squared plus 3x plus 9. So kapag dinistribute mo yung term na yan dito, ang lalabas pa rin sa yung sagot ay x cubed minus 27. Okay? Over ang x squared minus 9, kapag pinactor out mo, ang lalabas na sagot sa'yo doon ay x minus 3 times ng x plus 3. Okay? So, dito, makikita mo, makakancel out yung x minus 3 na ito. At ang matitira na sa equation mo ay x squared plus 3x plus 9 over x plus 3. And that's the only time na pwede mong isubstitute yung limit na 3 na ito dito sa equation. So, we substitute it, magiging 3 squared, that is 9. Okay? Tapos, 3 times 3, that is 9 ulit. So, plus 9. Okay? Plus 9 ulit dito. Yung natitirang term dun sa isa. So, ito naman magiging 3 plus 3. So, magiging 6. Okay? So, ang lalabas sa'yo dyan ay 27 over 6. Okay? 27 over 6. So, kapag dinivide mo yung numerator and denominator mo, ang common divisible niyan ay divisible sila sa 3. Okay? So, 27, okay? 27 divide mo ng 3, ang lalabas sa iyo ay 9. Okay? And 6 divided by 3, ang lalabas sa iyo ay 2. Kaya ang sagot ay 9 over 2. Okay? Yan yung simplified na sagot. Okay? So, hindi pwede maging sagot ang 27 over 6 kasi sa mathematics, sabi natin, hanggat kaya mong isimplify, isimplify mo, and that will be the final answer. So, ibig sabihin dito, sa topic na ito, kailangan mong maganda ang foundation mo sa algebra kasi sa algebra, tinuturo itong topic na ito. Okay? Yung mga factoring ng mga polynomials. Okay? Okay, let's have another example. So, sa part C, as the limit of x squared plus x minus 2 over x minus 1 quantity squared as x approaches to 1. So, ang pinapanap sa atin ay yung evaluated limit nitong function na ito. Okay? Okay, let's solve this problem. So, kung mapapansin mo, hindi pa rin ito pwede ma-solve ng direct substitution kasi kapag sinubstitute mo yung value sa denominator mo, that will give you 1 minus 1 and that will give you 0. So, infinity yung magiging sagot. So, you have to use your algebra para makancel out yung mga variable na dapat mong i-cancel out. Okay? So, dito, kung mapapansin mo, yung numerator mo, you could actually factor it out. Okay? So, that will give you x minus 1 times ng x plus 2. Kapag sinimplify mo itong term na to, babalik ka dito sa sagot na x squared plus x minus 2. Okay? Over ng x minus 1 squared. So, dito, itong x minus 1 squared mo na yan, di ba, pwede yan maging x minus 1, okay, times ng x minus 1. Okay? Kasi is naka-squared siya. So, ibig sabihin, etong x minus 1 na to, makakancel out na dito. Okay? So, matitira na lang sa'yo, x plus 2 over x minus 1. Kaya ito yan. Okay? So, kung mapapansin mo, pag sinubstitute natin yung x mo na, the value approaches to 1. So, 1 plus 2, that will give you 3. Okay? So, tapos dito naman, 1 minus 1, that will give you 0. Okay? So, ibig sabihin, ang lalabas sa sagot sa'yo, 3 over 0 is infinity. So, ibig sabihin, ito, walang limit. Okay? Kasi walang katapusan yung date ang makukuha mo. So, ibig sabihin, no limit exists. So, ibig sabihin, ang sagot ay ito. Okay? Wala siyang limit. Okay? Okay, let us discuss right and left limit. So, sa isang function, kapag pina-evaluate sa iyo yung limit niya, pwede ka makakuha ng limit sa negative side niya at saka pwede ka rin makakuha ng limit sa positive side niya. Ang left limit ay negative value, tapos ang right limit mo naman ay positive value. So, pwedeng mangyari na kapag in-evaluate mo yung isang function, meron kang limit sa positive side niya, pero wala ka naman limit sa left side niya. Pwede din mangyari na yung left side mo naman ang may limit, tapos yung right side mo naman ang wala. Okay, yun lang yung gusto niya sabihin sa iyo dito.
Okay, let's have an example para maintindihan nyo kung anong ibig sabihin ng right and left limit. So, for example, we are given a function which is equal to square root of 9 minus x squared and has the interval of negative 3 less than or equal to x and x is less than or equal to 3 as its domain. So, para maintindihan mo kung anong right and left limit, we're going to check yung bawat domain kung nag-exist ba yung limit niya dun sa domain na yon. Okay? So, let us say, dito muna tayo sa positive domain niya which is 3. So let us say ang x mo is greater than is less than 3, okay? As x approaches to 3, okay? So ibig sabihin, ang pinakalimit dito ay hanggang 3. So if we let na yung x mo is less than 3, so ibig sabihin makakakuha tayo ng limit. So ibig sabihin yung limit mo mag-exist dun sa function na yun kasi 9 minus ng 3 squared that will give you 9 minus 9 and that is 0. So square root ng 0 ay 0. So ibig sabihin lahat ng data na less than 3 mag-exist yung limit niya dito sa function na ito. Okay? So kapag naman ang x mo is greater than 3, okay? As x approaches to 3, okay? Ibig sabihin nun, ang limit mo ay hanggang 3. Pero sinabi niya, ang x mo is greater than 3. So, ibig sabihin, hindi mag-exist yung limit doon kasi ang limit nga lang niya ay hanggang 3 pero yung data ng x mo ay greater than 3. So, ibig sabihin, sa right side, hindi nag-exist yung limit pero dun sa left side niya ay nag-exist yung limit. Okay? So, doon naman tayo sa domain na negative 3. If we let na yung x mo is less than negative 3, okay, as x approaches to negative 3, okay, so this is the left limit niya. So, ibig sabihin lahat ng value na x mo is less than 3. So, pasok tayo dito sa limit na to kasi as x approaches to negative 3. So, lahat ng data na less than 3 mag-exist dito sa function na ito, yung limit na yon. Kasi, yung data ng x mo ay hindi lumalagpas ng negative 3. Okay? Kapag sinabshoot mo siya. So, kapag naman ang x mo, okay, is greater than negative 3. Okay? And x mo approaches to negative 3. Okay? Ito na yung right limit mo. So, ibig sabihin, lahat ng x mo ay greater than 3. Eh, sinabi niya lang na ang limit mo approaches to negative 3. So, ibig sabihin, sa right limit, hindi mag-exist yung limit. Kasi, lahat ng data ng x mo ay greater than negative 3. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng right and left limit ng isang function. Okay? Okay, let's talk about infinity limits. Kapag naman ang ibinigay sa'yo sa limit mo ay infinity, so dalawang klase yun, isang positive infinity at saka negative infinity. So kapag positive infinity ang binigay sa yung limit, lahat ng makukuha mo sequence doon ay puro positive integer up to positive infinity. Okay? Kapag naman negative infinity ang binigay sa yung sa limit, ang makukuha mo naman mga sequences doon ay puro mga negative integer up to negative infinity. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo yung infinity limits na diniscuss natin kanina. So, sa example number 1, as the limit of negative 1 over x minus 1 quantity squared as x approaches to 1. So, we're going to substitute the value of 1 dito sa equation na ito. So, that will give you negative 1 over 1 minus 1 quantity squared. So, that will give you 1 minus 1 is 0. So, 0 squared is 0. So, negative 1 over 0, ang lalabas sa iyo doon ay negative infinity. Okay? Kasi ang 1 over 0 ay infinity. So, dahil may negative sign ka doon, kaya ang lumabas ay negative infinity. Okay? So, sa example number 2, as the limit of 1 over x squared as x approaches to 0. So, we're going to substitute the value ng 0 doon sa x squared mong data. So, that is 1 over 0 squared. So, 0 squared is 0. So, 1 over 0, that will give you a positive infinity na sagot. Okay? So, sa example number 3, as the limit of 1 over x, as x approaches to 0, so we're going to substitute the data na 0 dito sa x mo, so that will give you 1 over 0. So, ang 1 over 0 ay infinity.
Okay? So kaya wala siyang plus or minus dito sa infinity niya kasi nasa gitna siya ng positive infinity at saka negative infinity. Okay? So sa number 4, as the limit of 2 plus 1 over x squared as x approaches to positive infinity. Okay? So, 2 plus 1 over infinity squared. Okay? So, ang 1 over infinity ay equal sa 0. Okay? So, kaya 2 plus 0, ang lalabas na sagot sa iyo doon ay 2. Okay? Now, dito naman tayo sa last example. As the limit of 1 over x as x approaches to positive infinity. So, 1 over infinity, ang sagot mo doon ay 0. Okay? So, lagi mong tatanda ng 1 over 0 ay infinity. Okay? Tapos, ang 1 over infinity naman ay equal sa 0. Okay? Okay, let's talk about continuity. So, masasabi mo na ang function ay continuous kapag nasatisfy mo itong mga condition na to. Dapat, ang function mo ay nadidefine. Ang limit ng function na yun dapat nag-exist. At kapag in-evaluate mo yung limit na yun, let us say dito sa example, as the limit of function of x as x approaches to x sub o, so yung function na yun is just the same as dun sa evaluated limit mo. Okay, yun lang yung sinasabi para masabi mo na nasa continuity yung function na yun. Okay? So, malalaman mo na continuous yung function na yun kapag continuous at every point yung value sa domain niya. Okay? Okay, let's talk about properties of continuous function. So, para masabi mo na continuous ang function mo, dapat dun sa given function, yung denominator sa equation, hindi dapat mag-zero. Okay, para masabi mong continuous yung function na yun. At kapag mag-graph ka naman ng mga polynomial equation, dapat hindi mapuputol yung graph mo para masabi mong continuous yung function na yun. At kapag naman you are given two function with opposite sign, magkaiba yung sign ng dalawang function mo, dapat yung graph mo magkocross lang sa isa x-axis mo ng isang beses, okay? Para masabi mong continuous yung function na yun. Kasi kapag ilang beses siyang tumama dun sa x-axis mo, hindi na siya continuous function. Okay? Okay, let's have an example. So, sa problem number 1, show that the existence of limit of function of a plus h minus function of a over h as the limit of h approaches to 0 implies that the function of x is continuous at x is equal to a. Okay? Okay, let us solve this problem. So, ang sagot dito, the existence of the limit implies that the function of a plus h minus the function of a tends to 0 as h approaches to 0. So, thus, the limit of the function of a plus h is equal to the function of a as h approaches to 0. And f of x is continuous at x is equal to a. Okay? So, parang ganito siya para mas madali mong maintindihan na nag-exist yung limit dito at continuous yung function na ito. So, kapag sinubstitute mo yung value na data ng h mo sa, na 0 dito sa equation na ito, that will give you a plus 0. So, ang lalabas na lang doon ay function of a. Okay? So, function of a minus function of a is 0. And h mo din ay 0. So, ibig sabihin, 0 over 0 is 0. So, ibig sabihin, ang limit mo ay nag-exist dito. So, isa yun sa mga properties ng continuous function na dapat function mo ay nadidefine. Okay? At meron yung limit mo ay nag-exist. So, ibig sabihin, itong equation na ito ay continuous function. Okay? Kahit yung x mo ay equal sa a, kapag sinubstitute mo yung x mo pa rin dun sa a mo na yon, the same answer pa din yung makukuha mong sagot. Okay? Okay, let's talk about discontinuity. Para masabi mong discontinuous yung function mo, dapat yung mga conditions sa continuous function ay hindi na satisfied. Okay? That's what you call discontinuity.
So may dalawang klase ng discontinuity, that is infinite discontinuity at saka removable discontinuity. Okay, let us say you have an example sa infinite discontinuity ng function which is equal to 1 over x minus 2, and we let that x is equal to 2. So if we're going to substitute the data dito sa function na ito, that will give you 1 over 2 minus 2, and 2 minus 2 is 0, so 1 over 0 is equal to infinity. So ibig sabihin, pwede maging continuous itong function na ito as long na yung data ay hindi equal sa 2. Okay? So, continuous yung function na yun. Pero, magkakaroon siya ng discontinuous function kapag ang value niya ay equal sa 2. Okay? Dahil ang sagot na lalabas sa'yo doon ay infinity. So, kapag ganun ang case na nangyari, ibig sabihin, ang tawag mo doon ay infinite discontinuity. Okay? So, ang removable discontinuity naman, let us say, ang example mo ay, as a function of x is equal to x squared minus 4 over x minus 2. Let us say, ay, ang x mo ay nilat mong equal sa 2. So, magkakaroon ka ng discontinuous data. Kasi, ang lalabas sa'yo dito, 2 squared minus 4 over 2 minus 2. So, 2 squared, that is 4. 4 minus 4 is 0. And then, 2 minus 2 is 0. So, ibig sabihin yung numerator and denominator mo ay equal sa 0. So, dito pa lang, magkakaroon ka na ng discontinuous dun sa function. Wow. So, ang ginagawa, para makuha mo yung limit nito, pina-factor out mo siya, katulad nung ginawa natin kanina sa mga pinag-aralan yung mga example kanina. Okay, so x minus 2, okay, at saka x plus 2, okay. Over ng x minus 2, okay. So, this one will cancel out. Okay, ang matitira ay x plus 2. So, kapag sinubstitute mo yung data na 2 plus 2, ang lalabas sa yung sagot doon ay 4. So, ibig sabihin, dun pa lang naputol mo yung discontinuity kapag pinactor out mo yung equation mo. So, nare-remove mo yung discontinuity kapag pinapactor out mo siya. Kaya siya tinawag na removable discontinuity. Kasi natatanggal mo yung discontinuity dun sa function na yun. Okay? So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again for another tutorial. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye!